Balikan po natin ang ulat ni Steve Dailisan tungkol sa pagkilala sa isa pang biktima na nasawi ng sumalpok yung sinasakyan nilang kotse sa Puno at nagleb pa sa Tagaytay. Steve? Rafi, tukoy na ng mga otoridad ang tatlo pa sa limang di nakilala katao na aksidente sa Tagaytay kahapon. Kinilala ng kanyang ina na si Corazon Garcia, ang 16 anos na anak, na si Jaime Cubato na estudyante at taga-Kawit, Cavite. Tagabahay tubig, imus naman ang 15 anos na biktima na si John Paul Vena na positibong binuhoy ng kanyang tiyahe na si Tessie Esperanza. Yung 15 anos rin na si John Russell Garcia, kinilala naman ng kanyang ina na si Ruth Garcia. Una nang nakilala kahapon, Rafi, ang isa sa mga biktima na si Rodelyn Bautista, 17 years old na taga-Imus, Cavite rin. Ayon sa hepe ng Tagaytay City na si Police Superintendent Ferdinand Tirante, inaantay pa rin nila makaanak ng 21 na kasalukuyang pa rin nakalagak sa funeraria. Hindi pa matukoy, Rafi, kung sino sa mga biktima ang nagpamaneho ng 2015 Red Toyota Vios na may plaka PHA5287 na base sa verifikasyon ng Land Transportation Office ay nakapangalan kay Marybeth Quiroz ng bagong silang Imus, Cavite. Inaantay pa rin ng pulisya ang resulta ng autopsy. Hindi pa rin masabi kung nagkaroon ng engine o mechanical failure ang sasakyan bago ito ma-aksidente. Gayman, kwento mo nun ng saksi, nakita niya po siya na huminto sa isang convenience store sa Silang Rotonda, dumiretso sa east direction. Matapos doon ito ay napansin niyang sobrang bilis na ng takbo ng sasakyan hanggang sa biglang gumewang-gewang. Di naglaon ay bumangga ito sa barrier, saka bumangga sa isa pang puno. Dito na raw nagsimulang lumiyab pero di na kayang apulain ng mga responding taga-barangay at tuluyan na nga itong sumabog. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang sadmi ng aksidente, Rafi. So Steve, kasama rin ba sa imbestigahan kung bakit lumiyab itong kotse? Kasi sa ating pagkakaalam, hindi naman dapat nagliliyab yung mga ganitong kotse kapag na-involve sa ganyang aksidente, Steve. Yan nga, Rafi, ang tinitingnan ng mga otoridad sa ngayon, lalo pat inaalam nila kung nagkaroon ba ng engine o mechanical failure dun sa mismo pagkakapangga o kung meron na talagang diferensya itong sasakyan, lalo't bagong-bago ito na sasakyan, 2015 model naman ito. Ang inaalam din ng mga otoridad, Rafi, kung doon sa mga biktima, kasi nabang ito sa iyo yung mga edad, ano, pawang mga minor de edad, o kung yung dalawa ba doon sa mga hindi pa natutukoy, nasa usap ko lang parang pagmaneho ng sasakyan. Isa yan doon sa mga inatabayanan nila habang inaantay din yung pagdating dun sa kikilala dun sa dalawa pang bangkay ano, na nananatili pa rin sa funeraria hanggang ngayon. At panghuli na lamang, Steve, tumugon na ba o nakontak na yung may-ari ng sasakyan kung saan nakarehistro ito, Steve? Yan yung patuloy pa rin tinutuntun sa ngayon, Rafi, ng mga otoridad. Pagamat nakakuha na nga ng impormasyon sa LTO, ay yan yung kanilang tinatrabaho ngayon. Baka posibleng isa sa dalawang biktima na hindi pa rin po ngayon ay kaanak ng may-ari ng sasakyan. Okay, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.